Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Lahat ng kahiwagaan ay taglay niya. Kabanala, kabutihan, siya ang pagmumulan. Tunay na mahimala ang kanyang mga gawa. Di kayang liripin ng sinuman, di kayang arukin kanyang kalooban. Kaya't Espiritu niya sa tao ay ibinigay. Kapag may naganap sa buhay mo, habang yaoy pinagbabatahan mo, hirap ng loob, hirap ng isip kung magkaminsan. Marami kang maitatanong sapagkat hindi mo pa kayang unawain. Subalit, kapag ito pala ay napagtagumpayan at nahulagpusan mo, at isang araw ay ginamit ka ng Ama sa kapwa mo, doon mo mapagninilayan bakit pala naganap sa iyong buhay ang gayon at ganito. Paano mo nga masasabi sa iyong kapwa magtibay ka, kaya mo yan, kung wala kang pinagtibayan sa sarili mo? Na pinagdaanan mo yaon at pinatibay ka ng Ama sa pananalig at pananampalataya mo, at pagkatapos ay maging isang tagaakay ka ng kapwa mo mahina, tagapag-ulat ka ng kapwa mong walang unawa, nauna ka lamang sa kanila, at pagkatapos na sila naman ay mabuksang tulad mo, sila naman ang gagamitin ng Ama hanggang sa dumarami pala ang mga anak niyang nakakaunawa na. At siyaon ang naganap sa isang Hesukristo. Inuna, sa gawang pagtitibay, sa gawang pagtitimpi, upang maging isang halimbawa at tunay na salamin ng mga anak ng Ama. Kaya nga, kung walang naging isang Hesukristo, paano masasabing Ama'y mapagmahal, tapat na tuwiran, wagas kung magbigay, ikaw may nahirapan, ilalakbay ka niya, isasadyad sa iyong buhay. O kay buti mo, Ama, masasambit mo sa kanya sapagkat naramdaman mo siya. May wiwi ka mo, tunay kang ang buhay. Subalit sadyang napakahirap habang tinatawid mo ang iyong pinagdaraanan. Kung sang daan man ang iyong lakbayin at puro bako at batuhan, ang hirap mong lakbayin. Kaya hirap na hirap ka sa paghakbang, gawa ka ng gawa ng paraan kung paano mo lilihisan, at ang kupad-kupad mong makasadyad ng dahil marami kang iniiwasan. Subalit, nang malagpasan mo na ang daang baku-bakot batuhan at nakatuntong ka na sa patag na daan, kay bilis mo nang nakausad. Yaon pala ang buhay mong dinaranas. Ang mga balakid, ang mga pagsubok, ang mga pagdalisay sa iyo, na habang tinatawid mo ito at pinakikita mo sa mga pananalig sa kanya at habang pinatitibay ka niya, iniiwasan mong magalit, pinipigil mo ang iyong galit, lumalayo ka sa paghinanakit, tinitimpi mo yung dibdib, hinahanap mo ang liwanag upang ganap kang makatawid. Sapagkat kung dilim ang iyong dinadaaran at isip mo pa rin ay dilim ang nakatahan, di ka nga makakausad. Kaya naman pala itong Amang mapagmahal at tunay na mapagkalinga
Nais niya'y mabuksan sa pangunawang mga anak niya upang huwag madimlan habang tinatalakay nila'y buhay na hindi nila kayang liripin bakit sila nagkaganyan. Bakit di nila makayang apuhapin ang katotohanan? Kaya't ibinigay ng Ama ang magsisilid ng katotohanan, ang magpapatibay kaninuman, ang maglalagak ng pagmamahal, magpapadama na lubusan upang sa katatagan ay magkaroon. Sa dilim ay huwag kang makapanahan. Sa gayon, nang ika'y hirap na hirap sa mga tinatalakay ng iyong buhay, sa mga pinagdaranan sa buhay, ang dami mong katanungan. Nang ika'y makasadsad at makahulagpos, natanto mong, tunay nga pala, ano man ang nais mong kamtan, may pagdaraanan ka. Ano man ang nais mong tagumpay, may pagsubok ka. Subalit pagkatapos mong mahawakan, yaong tagumpay ng kagalakan sa iyong napagtagumpay ang hirap at dusa, nandun pala ang salita ng Ama, buhay pa rin na hindi nawalay, hindi namatay, na patotohanan lamang niyang ikaw na anak niyang nagbata't naghintay na abutan ka ng iyong katagumpayan. Mga minamahal, ganang katauhang magsasalita ay di may lilirip ng isipan upang may sambit at may ulat na malinaw kanino man. Subalit ganang espiritong di niyo nasisilayan, aking kayong minumulatan upang inyong matutunan ang marapat ninyong gawin habang kayo'y dumaranas sa pinakikibakahan niyong buhay. Sa gayon, mapapatotohanan ng Amang kayong mga anak niyang tapat. Hindi niya iniwanan sa gitna man ng dusa, kaakibat niyo'y siya. Sa hirap man na tinanggap, kagaanan na tinanggap niyo'y siya pa rin naman ito. Kaya mga mahal, napakahalaga ng pag-aaral ukol sa kabanalan, napakahalaga ng pagtanggap, pagninilay at pagsasabuhay ng mga aral ng Ama na nagbibigay buhay. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Ano nga bagang malilihim sa Ama sa hirap na kinakamtan ng mga anak niya? Ngunit sino nga ang makapagsasabing bakit kaganyan? Bakit di mo ko pakinggan? Wika nga niya, sinong makapagsasabi sa aking kalooban at kagustuhang gawin, di ba't marapat kayo'y magtiwala na lamang? Kaya't sa inyong panambitang matapat at makatotohanan sa akin, daratal din ang kalayaan ng sinuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't ang wika, sino ako anak at sino ka? Hindi kita'y sinilang sa mundong ito at pinaluwal sa ina mo para pasakitan ko buong buhay. Kaya talalahanin mo akong tinatawagan mo, may magagawa ako sa iyo. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Kung nilalakday mo ang isang sasakyan, subalit di mo namamalayan, hindi ka nakatutok sa kanyang sisidlan ng gasolina. Hindi mo pala alam, sira na yung kanyang pag-ikot para makita kung may laman o wala pa. Bigla na lamang, tumigil siya. Hanapin mo ngayon ang diferensya. Ngunit hindi mo pa alam. Kaya't bababa ka, titingnan mo, ba't kaya tumigil siya? Una mong titingnan ang makina. Hindi mo maalala ngayong wala siyang gasolina. Hindi ba't patitingnan mo siya? Ngunit nang masuri ng mekaniko, ang kulang pala sa kanya'y gasolina, paano siya nga andar?
Mabuti't tumigil at hindi siya namatay. Napalyado ang makina at nasira pa. Mamahala nung ibig kong ituran. Ganyan ang karamdaman ng tao. Habang hindi pinababatid ng Ama kung ano ang kaparaanan at dahilan ng karamdaman, marami kayong pagsusuri. Hanap dito, hanap doon, hanap diyan, hanap dito. Subalit kapag binigay niya ng kaparaanan at ibinigay niya ang tamat tumpak, tulad ng sasakyan na nakita ang diprensya, umusad at nakaandar ng mainam. Kaya't ibig ko lamang ituran sa inyo mga mahal habang may buhay tulad ng sasakyan, habang hindi siya sirang maaring gamitin, may paraan pa para makausad sa daan. Gayun din ang buhay, habang hindi ka pa napapatira ng hininga, matutuklasan, masusumpungan mo rin ang kaparaanan sa iyong kagalingan. Manalig ka lang, anak na mahal ng Ama. Nekaramaneyahanam! 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 Gayun din sa pamumuhay, kung minsan ang dami mo nang sinubukan, ngunit hindi umuunlad iyan, patuloy kang bigo at di ka kumikita. Subalit, nang dahil ikaw ay nagnanasang makausad at magtagumpay, hindi ka tumugot sa paghahanap buhay mo hanggang isang araw buksan na ng Ama ang kaparaanan. Nang masumpungan mo'y kay dali lang pala ng paraan. Tulad ng mga kung misa'y nagluluto lamang ng lugaw, subalit ang di alaman sikreto ng marami, tubong lugaw pala kay lakas ng biyaya niya. O tao, yan ang katotohanan. Maraming kaparaanan ng Ama, ngunit habang hindi niya binubuksan ang paraan niya, ikaw na anak niyang hahanap-hanap ng kaparaanan mo, hindi mo maganang makukuha ang lahat ng para dito. Subalit kapag binigay niya na, sandali, sasa iyo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Wika nga, habang may buhay, ganang pagkatao'y di kayang tupdin at gawin ang lumaban, kaya't ibinigay binahaging espiritong banal upang sa inyo'y magpatibay na lubusan at inyong malabanan ang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't napakahalaga na tanggapin ang hindi nakikita, mahalin ang hindi nakita, paniwalaan ang di makikita, yaon pala'y Diyos Ama. Pagpalain kayo. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung minsan ang tao'y may inaasahan, subalit nang hindi niya nakamtan, siya'y nagdamdam at nasakitan. Subalit hindi niya naisip yaong hindi mo minsan inaasam-asam, nakamtan mo at ika'y pinagbago ang buhay. Ibig ko lamang ituran, mga mahal, kung minsan, kung ano yung hindi mo gusto siyang nagaganap sa'yo, ngunit patuloy mong asaming mabuting kaganapan, ipakikita pa rin ng Ama ang mabuting mula sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, sinong may gustong magkasakit siya? Sinong may kagustuhang maghirap siya sa buhay? Sinong may gustong siya ay maghirap ang loob at isipan? Isa man ay wala. Ngunit kung minsan niloloob na ito'y mangyari, kung doon mo makikilala ang katapatan ng Ama sa buhay mo, at kung doon mo madaramang buhay na buhay sa sayo, hanapin mo't masusumpungan mo, katugunan ng lahat, siya ang kabutihan. Mahal na mahal ko kayo. Upang mapatotohanan niya kung papaano pa lumalim ang pananaw mo sa kanya, ay lalo mo siyang nadama, lalo mo siyang nakilala. Sapagkat siyang tunay na nakilala mo, patutunayan niya sayong makapangyarihan siya sa buhay mo. Tao,
Habang umiikot ang gulong, makasasadyad sa paroroonan. Habang may hininga, may pag-asa ang tao. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam. O aking ama, na mapagkalinga, buhay ng tao ay pinahirang. Tanging sa'yo lamang natutuo, masusumpungan ang tunay na ligaya. Tulad ng hangin na di nakikita, subalit nagdudulot na totoo. Ginhawang gana sa katawan nila, gayon din ang iyong espiritu. Ikaw nga o Ama, ang marapat sa buhay upang makamtang gana, masilayang lahat ang sayo'y marapat na tuwirang ganap. O kay sarap damhin ang iyong pagmamahal, sa tuwirang ikaw ay nakamtan. Mapagninilayan bawat oras iyan, ikaw pala marapat manahan. Ikaw aking ama, ang tuwirang ligaya ko. Masasambit ng tao ito kung ikaw o ama ko ang siyang ganap sa kanila na tuwirang nadama. Pawang totoo mga layon mo, walang maliw kapangyarihan mo. Sino ang sayo'y ganap kikilala kung di ikaw ay tuwirang madama? Ikaw aking ama, ang nasa kong mapakilala, kaya't tulungan mo sila. Pagharian mo, Ama, ipadamang ganap na buhay kang totoo. Yamang sila'y mga anak mo, yamang sila'y binuhay mo. O aking Ama, o aking Ama, tulad ng sakit nasa't layunin, ikaw aking ama, sa kanila ay padama. Tulad ng awitin, iniiba ang tono, iniiba at nililikwad-likwad ko pa ito. Magnilay, magbulay kayo, magtanto kayo tao, kayang ilikwad ng buhay nyo ang masamang gagawin nyo. Subalit kung ako mismo, damang-dama ng puso nyo, di pa rin maglalaho, pananalig nyong totoo. O aking mga mahal, kayo ay magnilay. O aking mga minahal, kayo ay magbulay, kayo ay magtanto. Sino nga ang sa inyo ay marapat na kamtan
at marapat manahan.